Gagawa tayo ng chocomelt cookies or ang isa pang tawag nito ay messy cookies. Ito yung bagong cookies in a jar na sikat sa TikTok. Itong first jar natin ay chocolate chip cookies na may melted Cadbury milk chocolates. Sa second jar naman natin ay gagawa tayo ng red velvet cookies na may cream cheese white chocolate sauce. Ayan, so para sa ating chocolate chips, ito yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ito ng baking soda at konting salt. So, i-mix lang natin yan. And yes, kung meron kayong sariling chocolate chip cookies na recipe, ay pwedeng yun ang gamitin. Or kung gusto nyo na ibang cookies, pwedeng-pwede na yun ang gawin. And then, itabi na muna natin ito. At i-combine natin ang butter or pwedeng gumamit ng margarine. Ito ay unsalted. Ilagay na din natin ang ating brown sugar at ang ating white sugar. And then, i-cream lang natin ito. Ngayon naman, let's add the egg one at a time. And then, mix natin each addition. At isabay na din natin ang vanilla essence. Pagkatapos, ilagay natin ang ating flour mixture. Pero, imimix natin siya by batch. Pwede mo siyang gawing 3 additions. Ayan. So, bago mo gamitin yung ating mixer, mas maganda na i-mix na muna natin siya gamit ang ating spatula para hindi siya sumabog. Ayan. So, ngayon, i-mix na natin ito. Ngayon naman, i-fold na natin ang ginayat natin na chocolates. Siyempre, pwedeng gumamit ng chocolate chips. Pero ako hindi na ako gumamit dahil medyo mahal si chocolate chips. So, yung chocolate bar ko na lang na pang-baking ay ginayat ko. So, ayan. So, i-fold na natin ito. Tapos ilagay na muna natin sa chiller for 20 to 30 minutes para hindi masyadong malambot ang ating cookie dough. At mas maganda talaga na i-chill na muna yung dough para hindi maging flat yung ating cookies. Pagkatapos nating i-chill, kumuha tayo ng 1/2 tablespoon ng ating cookie dough. So ito ay maliit na size ng cookie dahil para yung cookies natin ay kasya doon sa ating jar. And then, ilagay lang natin ito sa ating baking tray or cookie sheet na may parchment paper. Ayan. Kung gusto nyo ng mas malalaki, like 1 tablespoon, pwede naman, pero syempre dapat malaki din yung lalagyan mo, like siguro isang box. Ayan. Ayan. So, i-line lang natin yan dyan. Tapos, ang gagawin lang natin, i-press lang natin siya ng bahagya. Ayan. Kung gusto nyo maglagay ng chocolate sa gitna, pwede naman. Or chocolate chips. Or kahit buo na chocolate, like round, pwede din. Parang medyo flat siya. At dahil hindi tayo gagamit ng oven, nag-preheat ako ng ating kawa. I-preheat lang ito ng 5 minutes over high heat.
Kung ang gagamitin ninyo ay maliit na tray or cake pan, maglagay ng any metal na mapapatungan. Pero ako, hindi nagagamit ng metal rock dahil yung aking baking sheet ay malaki, so para siyang nakahang. And again, kung wala kayong kawa ay pwedeng gumamit ng kaldero para sa improvised oven. So ilagay na natin ang ating cookie dough sa loob ng ating kawa or improvised oven. Takpan natin at lutuin natin for 10 to 15 minutes over low heat. Kung gusto mo naman ang cookies ay medyo firm, pwedeng gawin mong 15 to 20 minutes. Again, ang cookies natin ay pwedeng lutuin sa oven talaga. And after 10 or 15 minutes, eto na ang ating mga cookies. Hanguin natin ito at hayaan na muna nating mag-cool down para hindi masyadong malambot. Tapos kapag hindi na siya ganun kalambot, pwede mo na siyang i-transfer sa ating wire rack. Para naman sa red velvet na cookies, ang gagawin ko lang ay kalahati. So, ito yung ating all-purpose flour. Lalagyan natin ng cocoa powder, baking soda, konting asin, yan. And then, i-mix lang natin ito. Ngayon naman, i-cream natin yung ating margarine. Again, pwede gumamit ng butter. Ito ay unsalted. Ilagay na natin ang ating white sugar and brown sugar. So ayan, na-cream na natin sila. So ngayon, ilagay natin ang ating egg. Maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayan. And then maglagay tayo ng ating red food color. Ayan. And then, mix lang natin ito. So, ngayon, ilalagay na natin ang kalahati ng ating flour mixture. So, ayan, eto na ang ating mixture. Kung gusto mo maglagay ng chocolate chips, ay pwede mo na siyang i-fold. Pero ako ang gagawin ko ay toppings ko na lang yung ating chocolate chips. Ilalagay ko na muna ito sa ating chiller para hindi siya masyadong malambot. Ito yung ating red velvet na cookies. Ang gagawin lang natin ay ipa-flatten natin siya. Yan, ng bahagya lang ha. And then lagyan natin na chocolate chips. So, pwedeng isang malaking chocolate ang ilagay mo. Ito lang naman ay optional kung gusto niyo na ihalo na lang si chocolate chips din sa ating cookies, okay lang din. And then lutuin na natin siya. Ngayon naman gawin natin ang ating chocolate sauce. So ang gagamitin kong chocolate ay Cadbury na milk chocolate. Actually, pwedeng gumamit ng ibang brand or kung gusto niyo na mas makamura, pwedeng gumamit ng baking chocolate. Cadbury kasi ang ginagamit sa sikat na choco melt cookies or messy cookies. At kung may mahanap kang malaki na size na Cadbury, mas maganda yun ang gamitin. Ako kasi ito lang yung available, so mas marami yung binili ko. So ang gagawin lang natin ay iinitin natin ang evaporated milk. At kapag mainit na, ilagay na natin ang ating mga tsokolate. And then, haluin lang natin ito para mag-melt yung ating chocolates. So yes, mas maganda kung i-break na muna natin yung ating mga tsokolate bago natin ilagay sa gatas para mas madali siyang mag-melt. At para naman hindi ma-overcook ang ating tsokolate, kapag naramdaman mo na sobrang init na nung ating mixture, patayin mo yung apoy pero continuous lang yung paghahalo. At syempre, kapag na-feel mo na hindi na siya masyadong mainit at hindi pa completely melted ang tsokolate, buksan mo ulit ang kalan at dapat mahina lang ang apoy. So, ganun na yung gawin mo para hindi siya ma-overcook. But again, pwede kang gumawa ng sariling chocolate sauce. At ayan, eto na ang ating chocolate sauce. Patayin lang natin ang apoy at palamigin natin ito. Para naman sa ating chocolate na white sauce, ang gagamitin ko ay etong Berryls. Ayan.
Yan siya. And yes, meron pong milk chocolate nito or semi-sweet or dark. So, pwedeng ganito na din na brand yung gagamitin mo sa iyong milk chocolate na sauce. Kasi syempre, mas makakamura ka. Cadbury lang yung ginagamit ko dahil yun yung famous na ginagamit dun sa chocolate melt na cookies. Pero dito sa ating white chocolate na sauce, ay lalagyan natin siya ng cream cheese. Ayan, so kapag mainit na yung ating evaporated milk, ilagay natin ang ating cream cheese. Ayan. So, i-melt lang natin yan dyan. Actually, medyo mahirap siyang i-melt. So, titignan natin mamaya. And yes po, ang cream cheese ay optional. And then, ilagay na natin ang ating white chocolate. Ayan. Tapos, haluin lang natin ito until mag-melt siya. Ayan, so eto na siya, na-melt na natin. Pero, yung ating cream cheese, mahirap talaga siyang i-melt. So, ang gagawin ko na lang, ilalagay ko siya sa food processor para naman matunaw ito at hindi maraming lumps ang ating sauce. Or, kung pwede din, i-strain mo siya. Pero nga, sayang naman. So, food processor na lang. So, ayan, mag-assemble na tayo. Meron tayong jar. Malinis na yan. So, ilalagay natin cookies ay depende yan kung gaano kaliit or kalaki ang ating jar. Para sa ganito kalaki na jar, pwede mo ilagay 15 to 17 pieces. And remember, maliliit ang ating cookies. Ito naman ang jar ng ating red velvet cookies. Para hindi masyadong dark ang red velvet cookies, pwede nyong bawasan ang cocoa powder. Ngayon naman, lagyan na natin ng sauce ang ating mga cookies. Nasa half cup ng chocolate sauce ang nailagay ko sa ating jar. Next naman, lagyan natin ng sauce ang ating red velvet cookies. Takpan na natin ito. Tapos, baliktarin natin ito para lahat ng cookies ay ma-coat ng chocolate sauce. Kung hindi kayo gagamit ng jar, ay pwedeng gumamit ng clear packs or microwavable na mga container. Kung ayaw nyo naman na may sauce na yung cookies, pwede yung ilagay sa separate na container ang chocolate sauce. Tapos ilagay natin ang cookies sa gilid. At ayan, eto na ang trending sa TikTok na Choco Melt Cookies or Messy Cookies! Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. At ayan, eto na sila. So ngayon, tikman na natin. Ang una nating titikman ay etong ating chocolate chip cookies na may Cadbury na milk chocolate. So ayan, buksan na natin siya. At ayan yung loob. Kita nyo ba? Ayan. So, para makuha natin siya na hindi madudumihan yung ating kamay, gagamit tayo ng chopsticks. So, dapat kung magbebenta kayo nito, dapat meron siyang kasamang chopsticks para hindi madumihan ang mga kamay ng iyong customer. So, ayan. Yun. Ayan, so titikman na natin. Kukuha tayo ng isa. Ayan. Super covered siya ng chocolate. Uy. Titikman na natin. Super chocolatey. Again, pwedeng gumamit ng ibang chocolate na para i-melt mo. Kung gusto mo gumamit nito, pwedeng-pwede, di ba?
And kung gusto nyo na dark chocolate yung gamitin, or semi-sweet na chocolate, pwedeng-pwede. And yes po, para mas makamura kayo, kasi nga, ang Cadbury or kahit ganito na chocolate ay pricey, pwedeng-pwedeng gumamit ng baking chocolates, gaya ng Berries. Masarap ang Berries, don't worry, at meron silang dark and semi-sweet na chocolate. So, ganun lang din ang gagawin mo, mag-iinit ka ng evaporated milk, tapos ilagay mo doon yung chop na Berries na chocolate or any baking chocolate. Ganun lang. And don't worry, yung Berries masarap. Or kung meron kayong ibang brand na gusto, pwedeng-pwede. Or pwede kayong mag-create ng sarili nyong chocolate sauce or chocolate syrup para ilagay mo sa cookies mo. Itong Cadbury, alam naman natin na masarap si Cadbury. Yun nga lang, pricey. Pero kung alam nyo yung target market nyo na makaka-afford naman ng ganito, so okay lang. Pero kung ayaw mo ng Cadbury dahil mas gusto mo na ibang brand, pwede. Or kung gusto nyo na makakatipid ka na masarap, masarap din ang Berries. Eto. Tignan nyo. Super chocolatey. Andun yung chocolate ng ating mismong cookies. Tapos covered pa siya ng ating melted na Cadbury. Sunod naman, tikman natin ang ating red velvet na cookies na may white chocolate sauce. Ayan. Oops. Super yung pagka. Ayun. Ayan. Eto naman siya. Ayan. So, ayan. Tikman na natin. Ayan. Ayan siya. In fairness, ang sarap ng ating Berries na white chocolate, and masarap din yung ating red velvet na cookies. Ang sarap niya. Bagay na bagay. And alam nyo, super balance yung lasa niya. Akala ko magiging matamis to. Kasi yun nga, white chocolate yung gamit ko. Hindi ko lang alam, siguro dahil naglagay tayo ng cream cheese. Pero konti lang naman yung inilagay natin na cream cheese. Mas marami talaga yung white chocolate. Pero ang sarap niya. Ang sarap niya talaga. Sa hindi mahilig sa cream cheese, huwag kayo mag-alala. Hindi masyadong pansin si cream cheese for me. Pero kung gusto nyo na marami yung cream cheese, pwede yung damihan. Yun nga, mahirap siyang mag-melt. So, pagkatapos ma-melt ng ating white chocolate, talagang dapat mo siyang ilagay sa food processor para ma-dissolve, or alam mo yun, sumama talaga siya sa ating mixture, yung walang mga buo-buo. Alam nyo, in fairness, gustong-gusto ko yung lasa ng ating Berries na white chocolate. So again, pwedeng gumamit ng ibang chocolate. Recommended ko si Berries talaga kung ayaw nyo or namamahalan kayo sa Cadbury. Pwedeng-pwede na Berries na milk chocolate ang ipalit mo. Surprisingly, yung dalawa masarap, pero mas bet ko to. Mas like na like ko to. Sarap. So again, kung ayaw nyo na ganito yung style, kasi nga, pagkain messy, diba? O baka yung iba ayaw nila na direct na ibinuhos yung melted chocolate sa ating mga cookies, pwede na nakaseparate yung inyong melted na chocolate sa cookies. Yun nga lang, ilalagay mo ang melted chocolate sa separate na lalagyan. Yung nakita ko naman, ang ginawa niya, isang box. Box yung gamit niya. Doon niya sinalansan yung cookies. Tapos, may maliit na container na nandun yung melted na chocolate. So, pwedeng ganun. Sa mga ganito naman, ang ginagawa nilang packaging ay dapat sealed siya. So, lalo na kung gusto nyo na mag distribute sa malalayong lugar,
kailangan mo siyang i-seal. So yeah, kung seryoso ka na talaga sa pagbebenta nito, kailangan mo talaga na maganda din yung packaging mo para iwas na masira yung iyong product. So lagyan mo siya ng seal, tapos pwede ka maglagay ng pangalan mo, di ba? Para alam nila kung saan sila mag-order again. And yeah, may nakita na akong ganito sa Shopee. Shopee, Lazada, o ganun. Pwede, di ba? And yes, meron ding ibang flavor. Ito yung super common na flavor. Tapos meron na silang red velvet. And then merong matcha na flavor. So kung ano pa yung gusto mo na gawin na ganito, pwede. As long na masarap, di ba? So ganun lang, mag-experiment ka lang sa mga flavors. Tapos sa cookies naman, pwede na recipe ninyo ang gamitin ninyo sa paggawa nito. And sa chocolate again, pwedeng gumamit ng ibang chocolate, pwedeng mag-create ka ng sarili mong melted na chocolate or chocolate sauce, pwedeng. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mong ibenta ng 200 pesos ang isang jar ng chocolate chip cookies na may Cadbury milk chocolate sauce. Ang isang jar naman ng red velvet cookies na may white chocolate cream cheese sauce ay pwede mong ibenta ng 250 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung anong materials ang gagamitin mo at mga sangkap. At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!